PH, pag-usapan natin yung sound na ginawa kong yon. Nagawa ko yon sa Boss GT1000. So meron akong mga tatlong delay doon. So sa mga mahilig magde-delays dyan, ito yung tutorial para sa inyo. So naka-dual chain ako, pero papakita ko muna yung chain na A. So yung chain na A, itong nasa taas. So yung first delay ko, paparinig ko muna yung walang effect. Ito siya. Oh! Walang effect muna. Yun lang muna siya. Yung first delay ko is 310 milliseconds. Ito yung settings ko. So, yun yung parang nagiging dotted. And then, second delay ko is 414 milliseconds. So, ito yung sound niya. So, nagmumulti-tap delay sila. That alone is the main sound. So, naglalagay pa ako ng isang delay, 1,655 milliseconds. So, parang 1.6 seconds yon. So, yun ang parang nagiging loop. 1, 2, 3, 1. So, actually, that's the sound, di ba? Nabanggit ko kanina, naka-dual chain ako. Sa kabilang chain sa baba naman is yung bass sound na ginagawa ko. So, ito yung tunog ng wala munang effects. So, yung first effect ko is an octaver. Full yung level. So, walang dry signal. Kasi nga, meron na akong delay sa taas na gumagawa ng dry signal. So, ito yung tunog nun ng bass line. So, parang dub bass. Tapos naglalagay din ako ng delay niya para tumutuloy-tuloy siya. 1, 2, 3, and the end. So parang bass na nagpa-pluck ng quarter notes, diba? And then, naglagay lang ako ng mastering compressor para lang mas buo yung tunog niya tsaka mas malakas siya ng konti. So pag pinagsabay ko sila, ito yung tunog nun, naka-dual chain siya. So, nagde-delay pa din ako sa taas. Nagkakaroon ako ng baseline sa ilalim. Hindi sila nagiging muddy kasi nga parallel chain sila. So, ito yung tunog nun. Basic compressor lang siya, actually Boss compressor and an EQ para lang mas maging glue together o sound. So, para lang maglaro ako para i-end tong tutorial nito, naglalagay pa ako ng Ottawa after nung first two delay ko. So, nagkakaroon ng animation parang ganito. Thank you.
Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, youtube.com/jam_9words. Alright!